Kaya ang napapansin ko, yung resource person, the former president, vis-a-vis the one. So, what's up mga kababayan? Welcome back to our channel. This is your Chef Cocinero TV. Ang kusinerong instead na magluluto ay nakikichismis lang po dito sa ating larangan ng politika sa Pilipinas. Anyway guys, thank you very much for watching. At kung bago lang kayo sa channel na to, please don't forget to like and subscribe sa ating mga video uploaded na mga review and reactions. And thank you to this ELC Digital for this beautiful video na gawa natin ng reaction. Anyway guys, nako Diyos ko, ito na! President Duterte, through his lawyer spokesperson, former spokesperson Salvador Panelo, weigh the proof if they can file a case against former Senator Trililing Ulol, Asong Ulol ni Tamba, ng libel case dyan sa Pilipinas. Guys, pakinggan natin ang pahayag ni Salvador Panelo, ang dating spokesperson at legal advisor ni FPRRD tungkol sa mga nalalapit na pagkukulong ni Senator Trililing Trillanes. Let's watch this, guys. Questioning are not on the same page, kaya hindi sila nagkakaintindihan. Kaya alam mo, nagtitiktok ako ngayon. Alam mo mga sinasabi ng mga viewers ko? Sabi nga, it's already boring. Paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit-ulit ang presidente sagot. Ang problema kasi... Correct guys, no? So, paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit ang sagot, tapos magagalit kasi paulit-ulit ang sagot, hindi sila nagagalit, tapos paulit-ulit ang kanilang tanong. Ang tinanong nila is ang dating prosecutor, vice mayor, congressman, at dating presidente ng Pilipinas, abogado pa. Tapos ang mga nagtanong, mga gunggong, mga walang alam, mga mata ni Kung Hon, ng mga drugless dyan sa Pilipinas. No, mga paduano, mga abanti, mga ako. Paano alam nyo sa batas? Puro lang kayo dyan. Nagsasayang lang kayo ng budget dyan sa kwad ko. Magsialisa na kayo. Alright. Ayan ang problema pag hindi lawyers ang nagtatanong sa isang lawyer. Hindi talaga magkakaintindihan. Alam mo guys, sampal sa katotohanan yung ang hirap kasi pag nagtanong ay hindi lawyer. Tapos ang tinanong, expert at saka well-trained instructor pa ng mga batas sa Pilipinas, dating presidente. Tapos ang nagtanong, wala, nga, leche. Kailangan tanongin niyo siya. But if you will ask me if I am the son of someone who is there, I will be there. Anak eh. Sir, yung thoughts nyo na dyan sa Senator Trillanes? Hindi ko nakita. Sino ba yon? Hindi ko nakita. Pero sir... But anyway, teka muna. I'd like to say something about ano eh. Yung assuming full and legal responsibility. Hindi sila nagkakaingat. Maliwanag man ang sinasabi ni Presidente. His policy when he was president was... He placed on his shoulder the success or failure of the war on drugs. So any consequences arising therefrom, he will assume responsibility. Kaya sabi niya, kung nagkamali yan dahil inutos ko, hindi isama niyo ako sa demanda kasi ako nagutos. But ang problema, hindi yung palaging nakakalimutan, hindi natatandaan, na from the very beginning, yung kanyang utos is predicated on law. What was his utos? I'm declaring war on drugs. Do your jobs as policemen. Arrest them. Bring them to jail. And prosecute them. If they resist arrest, then huwag kayong darating ditong bangkay. Because under the law, you're justified to kill. That is the order of the president. Yun ang palagi nakakalimutan eh. Ang palagi inuulit-ulit nila, I will kill you. You know, when you say, I will kill you, it's not a crime.
ilang ulit niya nang sinabi yan, tinatakot ko lang at maraming nga natakot eh. Right. Number two, pag sinabi niyang, I assume full legal responsibility under the Constitution, the President is tasked to protect the people. Kaya nga sinasabi niya, I did it to protect the people. Pero yung sinasabi niyang war on drugs is predicated on a legal ground. Huwag natin kalilimutan na palagi ang utos niya, arrestuhin niyo pag nag-resist, saka kayo gumamit ng dahas because that is allowed under the law. Eh ang problema, pinagpipilitan nila na, hindi, sinabi mo, you're assuming responsibility legal. Kaya sinasabi ni Presidente, if you cannot transfer criminal responsibility doon sa akin, eh siya kung pumatay, ba't ninyo ako isasama? Unless, conspiracy is proven. Eh yun ang sinasabi nila, may conspiracy. Kaya nga, di ba, he has been daring, if you think I'm guilty, nakakonspire ako, why don't you file the case? But until now, nobody has filed the case. Simply because, kasi hindi naman totoo. Isa pa, di ba, kanina pinakita ron. Sabi ni Marvel, ha, PNP chief, marami ang napatay na pulis. Marami ang injured. Hindi ba, that will prove to us na talagang maraming lumalaban. Otherwise, abay, almost 1,000 mahigit ang napatay. O di ibig sabihin, marami naglalaban. Naghahanap sila ng baril. They were looking for a gun, di ba? Kasi daw, pag naglaban, kuminsan, alam mo, common sense, talagang malayo. Halimbawa, ikaw, ha, inaresto kita, wala kang baril, ako may hawak ng baril, inagawan mo ako ng baril, o di wala kang baril. Pag nabaril kita, wala kang baril. Kumbaga, there are instances na talagang hindi ka makakakitingan. Yan ang pinupunto ko. Kaya yung sinasabi niyang personal yung gear, tama po yun. Huwag mong pagpilitan. Sinasabi niya na nga, ayos yung response, demanda niyo ako. Yun ang ibig sabihin. Sapagkat yung isa pang duty niya, as president, you have to prosecute those erring policemen, and that's what he did. Kaya nga hindi mo sinasabi, how many policemen were dismissed? Ang dami-dami. Anong ibig sabihin nun? Kaya na-dismiss, hindi mo sinasabi niya, kasi may kasalanan. Ibig sabihin, I am not tolerating the errant policeman. Kaya nga, na-dismiss eh. Ang iba naman, nakakaso. O, ayan po ang sinasabi niya. Hindi rin totoo na hindi niya binibigyan ng proteksyon. Yung pong mga taong yon, eh may mga abogado yon, PAO. Eh, ano pang tawag mo doon? Di binigyan mo ng abogado ng libre. O, ayan ang ibig ko lang klaruhin sa inyo lahat. Sa hanggang oras kaya ni former president? Hanggang anong oras po kaya ni former president? Eh, mukhang kaya-kaya pa. Kaya po magpamurningan, sir? Oo, kaya-kaya. Kamukhang kami hindi na kaya. Kapagod na pagod na kami. Last point na lang, kasi yun nga, sinasabi ng makabayan block, ah. Kahit sinasabi ni Luis Ro, ato ni Jervin Luis Ro, ah. Na he's being parang yung extradition confession. Ah, mabuti, binanggit mo yun. Alam po ninyo, eh, pinapaliwanag, hindi nagkakaintindihan din ba? Extrajudicial confession in the sense that his admissions made here is outside of court. But as correctly pointed by her, hindi lang ganun kadali ang extrajudicial confession. May requirements yon. Like for instance, it has to be reduced in writing. Kung hindi, walang problema yon. And even assuming, na may written confession, ang tanong ko sa inyo, how the hell can you prove that Duterte killed this person? Hindi mo nga alam kung sino eh. Who will file the case? Kalokohan nga eh. Hindi nila naiintindihan. Another thing, sinasabi nila, oh, ang dami mong pinatay nung mayor ka. Even assuming na totoo. Sabi niya nga, teka muna. Ano bang prescription ng crime? Eh, 35 years ago pa yun eh. Eh, 20 years lang ang crime. So, even assuming, kaya walang criminal liability. Whether totoo o hindi, pareho wala. Thank you.
So, maliwanag na mga kungkong dyan sa Kongreso, maliwanag na ang paliwanag ni Panilo, Attorney Panilo, Salvador Panilo, na dating spokesperson at presidential advisor ni PRRD. Kaya guys, yung mga, huwag na kayong mag-kongresista kung wala kayong alam sa batas, at saka yung kongresma, humiling ko lang, advice ko lang sa inyo ha. Huwag nyo na paulit-ulitin yung mga tanong kasi alam mo, nakakaumay. Kayo ginagawa yung gago yung mga sarili nyo dyan eh. Gago, ginagawa niyong gago? Gago ba talaga kayo? Mag-isip kayo ha, masampal ko kayo pag-uwi ko eh. Ha? Maliwanag yan, okay?